Oh, tapos si Maalat Santa nakasimangot ka pa rin. Ano problema mo? Tsaka, ano yan? Eh, nulutang na itlog. Eh, kasi nga bro, meron akong problema. Gagawa ko ng bagong vlog. Eh, hindi ko naman alam kung ano yung lalagay kong title. Tulungan mo naman ako. Eh, pasensya ka na bro. Iya ka ba? Hindi naman ako mahilig kasi sa mga pag-video vlog. Ikaw lang naman mahilig sa mga ganyan eh. Talaga oh. Huwag ka madala lang makakaisip ka rin. Basta, gamitin mo nga yung utak mo. Magaling ka dyan. Ooh. Kaya mo yan. Malapis talaga ito sila kaso. Ang laki ng ibon! Ang laki ng ibon niya! The best! Ang laki nga ng ibon ni Lakas, no? Ang laki, di ba? Ibon ka eh. Ang pit ng malaking Lakas. Ibon ni Lakas. Ang minok na awa. Log? Maalat? Ah! Itlog ni Lakas na Maalat! Oh, di ba? The best ka talaga. Sabi ko sa iyo, meron kang maiisip na title pa sa vlog mo, di ba? Sabi ko, itlog sa Lakas na Maalat. Kaling talaga, bro. The best ka. O, yan na, natulungan kita. Kung di ko pa pinanood tong si Lakas at ang malaking ibon niya, hindi mo malalaman kung ano yung tatayo mo dyan sa bago mong vlog. Basta patigimin mo wala yung itlog mong Maalat, ha? Tsaka, gusto ko malaman kung paano yung gawin. Tuwa mo naman ako para makagawa din ako ng itlog na Maalat sa bahay namin. At matik mo naman ni nanay. Oo naman. Siyempre, ikaw pa ba? Magandang idea yan. Para kapag natikman to ni auntie, panigurado magugustuhan niya to. Tapos mag-good job ka. Basta, kapag natapos yun na to bro, i-upload ko to sa Facebook tsaka sa Instagram. Basta i-like mo ha, tsaka subscribe mo, i-share mo na rin. Ha? Sabi mo yan ha? Thank you bro, talaga bro. Love you. Salamat. Nasubukan mo na bang maghanap ng isang typical na pagkain Pilipino sa isang bansa pero hindi mo ito makita? Bueno, katulad ng itlog na Maalat, mahirap ito makita sa ibang bansa. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Itong ituturo ko sa inyo ay isa sa mga simple paraan ng paggawa ng itlog na Maalat. Bueno, narito panoorin ninyo. Kailanganin natin ng warm and cold water. 6 to 8 pieces of eggs. Kailanganin natin ng kalahating kilong asin. So, isasamin lang natin lahat ng asin sa isang lalagyan. Para madali itong madisol, gumamit tayo ng warm water. Pero konti lang. Tapos, tunawin natin ito. Mas madaling matunaw ang salt kapag gumamit tayo ng hot water o warm water. So, once na dissolve na natin yung salt, tunawin naman tayo ng hot water. Okay. So, hot water natin ito ulit. Ilalagay na natin ang mga itlog. Daan-daan lamang para hindi ito mabasag. So, lagyan lang natin ng date kung kailan natin ito ginawa at kung kailan natin ito hahanguin. Ang advisable is 2 to 3 weeks bago ito hanguin.
pintong hanguin at dessert at quarter sa paborito nating kulang katulad ng pintong isda at pintong talong. Thank you for watching, and if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel, Hola Amigo. Hasta luego!